Magandang araw mga paps! Ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng Rechargeable Led Torch Light Firefly brand. Ang sira ng Rechargeable Led Torch Light na ito ay ayaw na mag-power on kahit na matagal na i-charge. Siya nga pala, 6 months pa lang ang Rechargeable Torch Light na ito at hindi pa masyado nagagamit. Padala nga pala po ito ni Teacher Daniel ng Rafael Palma Elementary School ng Sobel, Makati. Sir Daniel, subscriptions lang po ang kailangan ko. Beke ni men. Tara po, simula na po natin. Buksan na natin to. Ang common na sira nga pala ng mga ganitong rechargeables, mga rechargeable light, ganon, kalimitan ay ang kanilang mga battery kasi ang ginagamit nila hanggang ngayon lead acid pa din. Kahit anong brand, lead acid ang ginagamit. Napakadaling masira. Siguro marketing style nila kasi pag madaling masira, bibili ka ulit ng bago. Madali lang palang buksan to. May apat na tornilyo lang. Tapos singkitin mo lang para ma-open mo na at ma-expose mo na yung loob. Ayan po, sabi na nga ba, lead acid na naman ang laman nito. Four volts, 3 ampere hours pala ang battery na to, lead acid. Check natin ang voltage, tingnan natin kung may karga. So, tama nga ang hinala ko. Ito nga ang problema. Kasi, kaya na pa ito naka-charge eh. Mga 3 oras ko lang sinyarge ito. Ngayon ay testingin naman natin yung kanyang charging voltage na gagaling sa original na board. Ayan po. Okay siya. Buo naman yung board. Meron siyang 5 voltage na charging voltage. So, ang problema lang talaga nito ay baterya. Ito naman po ang gagamitin nating battery. Ito po ay lithium ion. Ito nga pala yung ipapalit nating batteries. Ang tawag ito ay lithium ion batteries. Kung tawagin ay 18650. Ngayon, ang pagkabit po nito ay ihihinang natin. Magagamit tayo ng soldering iron. Kaskasin nyo muna yung mga terminal, yung positive tsaka negative, para kumapit ang tingga. Mga paps, pamaghihinang kayo nito ng battery na lithium, dapat ay mabilis lang kasi pwedeng masira yung lithium batteries nyo dahil sa init ng panghinang. Ang gagawin nating connection ay parallel connection. So, mangyayari doon, pagsasamahin lang natin yung dalawang positive ng battery at dalawang negative ng battery. Pag ganun, pwede namang isa lang na battery ang gamitin nyo, pero para mas maraming capacity, para mas matagal maubos ang charge, ay pwede nyong gawing dalawa. Nag-i-increase kasi yung capacity pagka pinaparallel po. Same voltage pa din. Ito naman po yung negative side ng battery. Tandaan nyo na lang pong itsura. Mga paps, isang technique nga pala para hindi kayo mahirapan sa panghinang ng battery na to. Dapat ay painitin nyo muna ng gusto yung panghinang. Tapos pag mainit na, saka nyo hinangin. Kasi hindi pwedeng magtagal ang paghihinang sa battery na to kasi baka masira. Ngayon naman ay test natin yung ating ginawang mini battery pack. Ayan po, 3.97, almost 4. So, ibig sabihin may karga tong battery na to at tumatanggap siya ng charging. Ito nga pala yung charging module na gagamitin natin. Ang tawag dito ay TP4056.
Ang trabaho nito ay mag-charge ng lithium. Ito yung gagamitin nating pang-charge sa ating lithium batteries para safe. Kasi ito may protection nito. Overcurrent protection. Tsaka pag puno na yung baterya mo ay automatic na siyang titigil. Madali lang pala ikabit ang mga wires ito kasi meron namang palatandaan kung saan mo iihinang. Ngayon ay hanapan nyo na ng pwesto yung paglalagay ng inyong charging system, yung TP4056. Tapos butasan nyo na rin. At lagyan nyo na rin ng kahit na glue. Kung meron kayong glue gun para di siya gagalaw. Siya nga pala mga paps, paalala lang, huwag na huwag nyong irerekta yung inyong lithium ion battery doon sa original na charging system ng inyong chargeable lamp or chargeable light or anumang meron kayo. Kasi hindi yun nakadesign sa lithium, nakadesign yun sa lead acid. So kahit na tuloy-tuloy, hindi yun sasabog. Ito kasing lithium ion battery natin kapag nasobra ng charge, or hindi akma yung charge ng na ginamit natin, ay pwedeng sumabog at masunog ang bahay nyo. Nagawa nyo nga yung chargeable light nyo, inasunog naman yung bahay nyo. At ang kagandahan pa dito sa 4056 na to, ay meron siyang overcurrent tsaka overcharge protection. Ibig sabihin, pag puno na yung baterya mo, ay kusa na siyang titigil na magta-charge. Siya nga pala po, ang gagamitin nyo ritong pang-charge ay yung charger ng cellphone nyo, yung Type-C, ang dulo. Mura nga lang pala itong 4056 sa Shopee. Available naman siya. Bali, i-search nyo lang po ang 4056 charging module, lalabas na po siya. Ayan, umilaw na siya. So, ibig sabihin, tama lahat ng ginawa nating connection. So, takpan muna natin itong dati niyang charging ng 220 na AC. Para pag meron ka ng battery balang araw na lead acid, ay pwede mo pa rin magamit. Subukan na po nating i-charge ng pang-charge ng cellphone. Ayan po, success po, nag-charge po siya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panunood. Please like and subscribe po.